Muling nagpawala ng short-range ballistic missiles ang North Korea sa silangang bahagi ng kanilang teritoryo nitong nakaraang Disyembre 31 at January 1. Ayon pa sa Japan Coast Guard, ay umabot sa 100 kilometro ang taas ng pinakawalang missiles at lumipad sa himpapawid na may layong aabot sa 350 kilometro. At sa larawan din na inilabas ay makikita ang pag-turnover ng Super Large Rocket Missile Launcher sa Workers' Party Meeting na makikita ang dinaluhan ni North Korean leader Kim Jong-un. At ayon sa ulat, hinimok umano ng leader ang paggawa ng bagong intercontinental ballistic missile at nuclear arsenal para sa North Korea at para may pagtanggol umano ang kanilang kalayaan at seguridad. At sinabi umano na ito raw ay sagot nila sa banta ng Amerika laban sa kanilang bansa. Samantala, sa iba pang balita, kampo ni General Bantag nagsampa ng kaso laban kay DOJ Secretary Rimulya. Ayon kay Jojo de Guzman ng Connect TV, 4 na kaso ang haharapin ngayon ni Boying Rimulya. Isa rito ay ang Graft and Corrupt Practices, libel, grave misconduct. Dahil daw umano sa paggamit ni Boying ng kanyang posisyon upang impluensyahan ang prosecution laban kay General Bantag. Good news! Ayan, ano po itong good news natin? Kasi, kung itong si Boying Rimulya, kinasuhan nila ng katakot-takot na kasinungalingang kaso laban kay DJ Bantag at kay Zulueta, eto naman, si DJ Bantag, kinasuhan naman itong si Rimulya. Ano po ikinaso? Eto, nakikita nyo? Apat. I think apat ito. Tingnan natin, ha? Yan. Sige, tingnan natin. Una ay yung 33019. Ayan, ha? 3RA3019, yung Corrupt Practices and Graft. Graft and Corrupt Practices. Tapos, libel. Bakit? Siyempre, ang dami niyang mga pahayag na mga kasinungalingan. Ano pa? Grave misconduct. Conduct prejudicial to the best interest of service and conduct and becoming of a public official. Kasi ginagamit niya ang kanyang katungkulan upang impluensyahan etong mga prosecutors, at hindi lang yon, pati yung mga tao na nabibilog niya. Alright? So, ito, tignan natin, as you can see, ayan, ito po, itong dokumento na ito ay nakuha natin sa isang reliable source. So, hindi po ito fake news, hindi po ito gawa-gawa lamang, at kung makikita ninyo yung date, yan po ay final noong December 27 lamang sa Office of the Ombudsman. At ito po ay tinanggap na. At ito po ay dadaloy na. Saan po natin? Itong laban ng ito ay medyo matimatindi. Ano? Matindi ng patindi ng patindi. Kasi, of course, ito ah. Kasama dun sa graft and corrupt practices. Like ito. Yung pagkahuli ng kanyang anak. Given the fact na ang kanyang anak ay nahuli sa Kush high grade marijuana, dapat magbitiw na siya. Kasi kumbaga parang hindi na ano eh, hindi wala na yung sincero bilang public official na manungkulan ka pa. Alam niyo sa ibang bansa kapag mayroong mga ganitong incident, kusa nang bumababa yung public official. Sa Japan nga eh. Nagpapatikawakal. Pero sa atin, may kaso na nga, nananalo pa sa pwesto. So isa po yan sa bin ring out ng Team Bantag. Ano pa? Ito.
About naman doon sa kay DOJ Remulla, yung press briefing nila together with Doctora Fortun. Siyempre, maalala natin ano nangyari. Doon sa press briefing ng NBI, ano ba yung sinabi nila? Namatay si June Villamor doon sa natural cause of death. Pero nung pumasok na itong si Doctora Fortun, died of asphyxia. Ibig sabihin, may suffocation na nangyari. Pero bakit? Kinalaunan, medyo umiba si Doctora Fortun. Kasi syempre, magkasama sila sa press briefing. Sa conference, magkasama sila. So, initially, magkaiba yung sa NBI DOJ, yung findings, at magkaiba si Doctora Fortun. Pero later on, parang nagsama na sila na sinasabi na yung findings pala ni Doctora Fortun ay parang pandagdag lang doon sa findings ng NBI. Di ba? So doon pa lang nagkakaroon ng omission. Yun yung graft and corrupt practices, may omission doon ni. So yun yung final na isa ni DJ Bantag dito. Ano pa ba? Ito, November 7. Ito. Nagkaroon ng press briefing na naman November 7 kasama yung DILG, sila Abalos. Lahat sila NBI, PNP, nagkaroon sila ng press briefing. Anong sinasabi nila? Ayan. Si Zulueta at saka si Bantag, they are calling for their arrest. Ang problema, ni walang sampina, walang warrant of arrest, pero yung term nila, they're calling for arrest. Sumuko ka na. So pag sinabi mong sumuko ka na, ano ibig sabihin nun? They wanted yung tao. Ibig sabihin, meron ng verdict ang korte. Pero anong sinabi nila doon sa press briefing nila? Sumuko ka na. So pasok dito yung kaso nila, yung misconduct. O kaya ito yung graft and corrupt practices, grave misconduct using your public position. Ayan, so ito, syempre tinanggap ito ng ombudsman. Ibig sabihin, dadalo itong kaso na ito. November 9 naman, respondent interviewed by a media, as in Boying interviewed by the media, wherein anong sinabi niya dito? Nung September 9 daw, galit na galit si DJ Bantag kasi itong si Percy Lapid pumunta sa bahay niya, tinik yung mga audio man yung sasakyan, Cinderella man, at kung ano-ano pa. So, dahil dito, ito ay ground for filing a case laban kay Boying Remulla. Ano ito? Ano, saan siya papasok dito? Iti grave misconduct. Ginagamit niya yung kanyang position. Kumbaga, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Siyempre, ito, mai-influensyahan yung taong bayan, mai-influensyahan yung mga prosecution panel. Bakit? Hindi ba tinira ka din? Tinira ka din ni Percy Lapid. Mas matindi pa nga ang tira niya sa'yo. Kung yun ang pagbabasihan mo na nag-alis si DJ Bantag, kaya niya pinatay yung tao. Ngayon, harapin mo naman itong kaso na ito na inihain laban sa iyo. Alright? Ayan, nagalit nang magpunta si Lapid sa bahay niya. Ito naman, November 19, respondent was interviewed by media reporter. Anong sinabi mo dito? Yamashita Treasure. Ang pinupunto ni DJ Bantag dito, kasi sinabi mo dun sa interview, pinatigil mo daw. Pinatigil mo kasi hindi siya ideal. Ang punto ni DJ Bantag dito, bakit hindi ka nag-release ng memo para to stop yung ginagawa? Kasi kung totoo yung sinasabi mo, ipakita mo yung memo. Ayan. Wala kang inisyo na order or memorandum laban sa complainant. At saka, isa pa, bakit ngayon mo lang inilalabas yan? Unang-una, wala kang maipakitang memorandum. Order.
Pangalawa, ngayon mo lang inilalabas. Kung talaga ka dapat noon pa na hindi na kailangan, wala yung ganitong issue, I mean, siguro naman kung may problema before sa Bucor, pwede naman na kayo-kayo na lang mag-usap na hindi kailangan i-media, di ba? Kung gusto mo talaga, yung meron kang will na ayusin ang correctional with the help of DJ Bantag at that time, eh, pwede naman gawin in private yan. So, bakit kayo mo inilalabas? Sige nga, ngayon mo inilabas, pakita mo yung memorandum. Wala kang may pakita. So, pasok ka dito sa kaso na naman. Okay? Ito, ayan o. Oh, ito. Section 1, public office is public trust. Oh, paano na yan? Utmost responsibility, integrity, loyalty, efficiency, patriotism, justice, and lead a modest life. Paano to? Unang-una, wala nang tiwala ng taong bayan sa'yo. Oh. Pangalawa, integrity. Paano ka magkakaroon ng integrity? Kung anak mo mismo, nahulihan ng high-grade marijuana. Responsibility, loyalty, ano? Loyalty mo nandyan sa boss mo. Pero hindi doon sa tao. Sa magandang public service ng tao, doon ka sa boss mo. Ayan. Section 3, corrupt practices. Ito yung omission. Omission sa katotohanan. Next. Ayan na. So, itong ano natin, itong ito pala. Ayan. First, respondents' failure to coordinate with the U.S. Secretary of Department of Justice as regard the exportation of Kush. Ano bang pinupunto dito? Ikaw bilang DOJ Secretary, nahulihan yung anak mo, regardless anak mo man yan o sino man yan. Kung talaga ka, kahit anak mo yan, bakit hindi ka nakipag-ugnayan doon sa counter sa counterpart mo. Counterpart mo sa US. Para makipag-ugnayan at ma-imbestigahan itong yung di umano na ka-contact diyan sa US. 'Di ba? Diyan pa lang nagkakaroon ka na ng grave misconduct as public official. So, paano mo mai-establish yung tiwala ng taong bayan sa'yo? Kaya nga nag-grantan yung motion for inhibition kasi hindi po pwede na kayo ang humawak dito sa kaso na ibinato ninyo kay Percy Lapid. Hindi po pwede na kayo humawak nito kasi merong bahid. You have established the untrustworthiness, yung trustworthiness ng inyong paghawak sa justice. May bahid na, may bahid politika, ibang-iba kasi, tingnan nyo, ano pa dito, yung pagbabato ninyo ng beer, cans of beer, yung paghuhukay ng tunnel dyan, yung mga ahas, yung mga kabayo, anong kinalaman yan? Dun sa kaso na ibinabato ninyo, wala, di ba? Walang kinalaman. So, yun lang, yung ano natin dito, no? Yung antayin natin yung development at update dito sa kaso na kinaso naman ni DJ Bantag. Ayan, so hindi po fake news yan. Yung dokumento na yan ay from our reliable source. At antabayanan po natin, abangan po natin yung update dito dahil unang-una, yung motion for inhibition, tinanggap. Okay? So, gaya nung update ni Attorney Rocky Balisong kahapon ay inaantay natin yung 5 days na pagitan na mag-reply itong kampo nila Rebulla doon sa isinagot naman ng kampo ni DJ Bantag. 5 days yon. Antayin natin pagkatapos nitong New Year. Alright? Ngayon naman December 27, tinanggap naman ng ombudsman itong kaso na ifinail laban kay Rebulla. So, ito maganda. Tuloy-tuloy at positibo na yung daloy ng ating justice para kay DJ Bantag.
at si Zulueta, of course. Hanggang sa muli, maraming salamat. Sir. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang One News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.